Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Isang mangangaso ng aming baryong nagngangalang si Mang Rapi. Ang aksidente o hindi sinasadyang nakita niya ang bangkay sa pusod ng gubat ni Mang Sebastian. Matigas na't nangingitim na ang kanyang bangkay. At dahil sa kanyang pagkabigla nang ito'y kanyang makitay, ora-orada itong bumalik sa aming baryo. At bawat mga taong makita niya at makasalubong sa daan ay ipinabalita niya ang bangkay ni Mang Sebastian kanyang nakita. Dahilan upang yun ay mabilis na kumalat sa aming baryo, hanggang sa yun ay makarating sa aming kaalaman, lalong-lalo na nga kay Tay Arnolfo. At nang mismong umaga ng araw na yun, kasama ng mga tanod si Tay, Mang Rapi at iba pa sa aming mga kababaryoy, pinuntahan nila ang kinaroroonan ng bangkay ni Mang Sebastian. At nang sila'y naroon ay napabulala si Tay at nangilabot dahil, Hindi ako maaaring magkamali. Dito sa mismong lugar na ito kung saan narito ang bangkay ni Sebastian, ay dito ko iniwan at itinali ang mayahing yun. Ang sabi ni Tay at nang ibinaling niya ang kanyang paningin sa lugar kung saan niya itinali ang manok na yun, ay do'y mas lalo pa nga siyang kinilabutan sapagkat, Hindi! Imposible ito! Papaanong wala na rito ang manok na yun? Hindi ako maaaring magkamali. Dito, sa kahoy na ito ay dito ko itinali ang manok na yun. Pero wala na yun dito. At parang sinadyang yun ay alisin dito. Dahil nasisiguro kong mahigpit ang aking pagkakatali noon dito. Hindi. Anong kababalaghan ba ito? Ang nagtatakang sabi ni Tay nang biglang, Arnolfo, ano bang ginagawa mo sa may parteng yan at parang ikaw ay nababalisa? Ang dinig ni Tay na sabi at tawag sa kanya ng hepe ng mga tanod, nag-isip kaagad si Tay ng paraan o dahilan at do'y sinabi niya sa kanyang sinusubukan niyang alamin kung sino ang may gawa ng pagkamatay ni Mang Sebastian. Sumagot naman kaagad sa kanya ang ilan sa mga tanod at sinabi ng mga itong positibong ahas o tinuklaw ng ahas si Mang Sebastian dahil sa kanilang mga nakitang mga tuklaw sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. At ang higit sa lahat na nagpapatunay na siya ngay tinuklaw ng ahas dahil sa siya'y nasa pinakang pusod na ng gubat. Pero ang tanong ng isang tanod ay, ang gumugulo sa isip ko mga kasama ay kung paanong naisip ni Sebastian pumasok sa gubat na ito. Ano ba ang pakay niya rito? Alam naman nating lahat na hindi naman siya mangangasaw. Nang marinig yun ni Tay, ay nagkaroon kaagad siya ng kutob at sinabi niya sa kanyang sariling, tama siya. Anong pakay rito ni Sebastian? Teka, hindi kaya ang sadya niya rito ay ang mayahing panabong? Dahil sa alam niya't nabanggit ko sa kanyang dito ko yun iniwan. Isa pa ay hindi siya naniniwalang may sumpa ang panabong na yun. Ilang sandali pa ay nagwika sa kanilang lahat ang hepe ng mga tanod at sinabi nitong, ang mga katanungan niyong yan ay masasagot mamaya. Dahil isa lang ang makakapagsabi sa atin kung ano nga ba ang pakay ni Sebastian sa gubat na ito. At yun ay ang kanyang asawa. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Tayo na. Pagtulungan nating dalhin ang bangkay ni Sebastian sa kanyang tahanan o sa kanyang pamilya. At yun nga ang kanilang ginawa. Kasama si Tay nang dalhin ang mga tanod ang bangkay ni Mang Sebastian sa kanyang pamilya. At do'y isang revelasyon ng kanyang asawa. Unang asawa ni Mang Sebastian ang nagdagdag na naman ng takot at kilabot kay Tay
dahil nang tinanong ng hipi ng mga tanod kung ano ang sadya nito sa gubat, ay sinabi nitong may hahanapin at may kukuning manok daw siya sa gubat. Dahilan upang mas lalo pang lumakas ang kutob ni Itay, na tama ang kanyang iniisip na ang mayahing manok na yon na kanyang iniwan doon ang bakay ni Mang Sebastian. Iyon lang ba, Minerva, ang mga huling mga salitang sinabi sa inyo ng iyong asawang si Sebastian bago siya pumuntang gubat? Umuo naman ang nooy umiiyak ng asawa ni Mang Sebastian sa tanong na yun sa kanya ng hepe ng mga tanod, nang biglang sumingit ang isang mala-imbestigador na tanod sa kanilang usapan at kanyang naitanong kay Aling Minerva ang mga katanungan. Wala ba kayong alam o natatanda ang mga taong nakasamaan ang loob nitong si Sebastian noong nabubuhay pa ito, o mga kakaibang mga kaganapan bago siya umakyat o kumuntang gubat? Ang mga isinagot ni Aling Minerva sa tanong sa kanya ng isang tanod ay ang nagpanginig sa mga laman ni Itay, dahil sinabi sa kanila ni Aling Minerva wala namang kaalit o nakaaway si Mang Sebastian ni isa mang tao. Wala itong naikwento sa kanya. Pero nang sumapit raw ang madaling araw, nang araw na yon bago siya nagpasyang pumuntang gubat, ay nakarinig daw silang mag-asawa ng pagtilaok ng isang manok panabong o tandang sa mismong silong ng kanilang tahanan. At ang pagtilaok noy may hatid na kilabot sa kanilang katauhan na hindi nila maiiwasang hindi matakot. Dahil nagtaka raw si Mang Sebastian dahil wala naman siyang itinaling panabong sa kanilang silong. Pero papaanong nakarinig sila ng pagtilaok ng isang tandang doon, kung kaya't nagpasya itong si Mang Sebastian lumabas ng kanilang tahanan, dala ang kanyang sinaunang dibateryang flashlight upang usisain ang kanilang silong, ngunit wala siyang nakitang manok roon. Sebastian, hindi mo na sana ginawa pa yun, at sana'y naniwala ka sa mga sinabi ni Tatang Inopre. Hindi sana mangyayari sa iyo ito, ang sabi ni Itay nang sila ng mga tanod at ng iba pa sa aming mga kabaryo ay nagpasya na ngang bumalik sa kanilang tahanan. Sumagi sa isip ni Itay na pasyalan ng asawa ni Tio Hermenio at itatanong rin niya sa kanya kung anong kakaibang pangyayari o kaganapan ang kanilang naranasan ni Tio Hermenio bago ito namatay. At do'y katulad ng mga sinabi ni Aling Minerva na asawa ni Mang Sebastian, ay nakarinig rin ng pagtilaok ang mag-asawang sina Tio Hermenio nang sumapit na ang madaling araw bago namatay si Tio Hermenio. At kung kina Aling Minerva narinig nila yon sa silong, ay iba naman kina Tio Hermenio, dahil sa iyong pagtilaok raw noon ay nagmumula sa pinakang tuktok ng kanilang bubungan ang tilaok na may hatid na ginaw at takot sa kanilang pagkatao. Napuno ng takot at pangamba ang isip ni Itay, dahil bakit nagagawa pa ng manok na yon na mayroong sumpa ang magkalat ng kamalasan sa mga taong nagnanais na kunin siya? Iganoong wala na ito sa kanya o sa aming pag-iingat, dahil siya ito ngay itinali niya at iniwan sa gubat. Mabuti na lang at wala na sa amin ang manok na yon, ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, subalit yun ang kanyang akala. Dahil nang sumapit ang madaling araw at nataong araw ng Biyernes, kasarapang muli ng aming tulog nila Inay at ni Itay, maulan-ulan ang mga pagkakataong yon nang walang ano-ano'y hintakutan at nagtataka kaming lahat na nagising dahil sa mga sunod-sunod na mga pagpapagaspas ng pagpak galing sa isang tandang kasunod ay ang pamilyar na pagtilaok noon, at iyon ay nagmumula sa likuran ng aming kubo. Dahil sa takot naming lahat na baka yun ay ang mayahing panabong kung kaya't hindi lumabas si Itay ng aming tahanan, sa halip ay bumangon si Itay at kanyang dinoble ang harang o panara ng aming pintuan.
Pinilit naming muling matulog, subalit nabigo kaming tatlong. Gawin yun. Dahil sa nawala na ang antok na aming nararamdaman, hanggang sa tuluyang lumiwanag na sa labas ng aming tahanan. Umaga na. Nasiguro'y alas 6 na ang mga oras noon. Pagkalabas na pagkalabas ni Itay sa aming kuboy, hintakot ang napawi ka si Itay ng mga katagang. Diyos ko! Hindi! Malakas yun nang sabihin ni Itay, kung kaya't narinig namin yun ni Inay. Kung kaya't kami ni Inay ay nagmamadaling na magkasamang lumabas ng aming kubo at lumapit kagad kami sa Noy. Nakatayong nagtatakang si Itay Arnolfo kung saan ay makikita siyang nakatingin sa kulungan ng mayahing panabong na Noy nakapwesto sa likuran ng aming kubo. At to'y saksing buhay at hindi makakapagsinungaling ang aming mga mata sa kung paanong nakita namin doon sa mismong loob ng nakabukas na kulungan ang mayahing panabong. Itay, hindi ba't yan ang mayahing? Hindi ko na naituloy pa ang dapat na sana'y sasabihin ko noon, dahil oo anak, yan ang mayahing panabong at hindi ako maaaring magkamali. Ang sagot ni Itay, tinanong naman kaagad siya ni Inay at sinabi niyang kung ano ang plano ni Itay sa manok na yon. Hindi ko pa alam kung ano asawa ko. Siguro'y kahit anong gawin ko sa kanya'y babalik at babalik siya sa ating kubong ito. Sinundan ko kaagad ang sinabi yun ni Itay at sinabi kong, ano po kaya Itay kung ating katayin yan? Hindi maganda yung iniisip mo o binabalak mo anak. At baka kung ano pang kamalasan o salot ang mangyari sa ating buhay. Teka. Si tama. Naalala ko na ang mga sinabi sa akin noon ni Tatang Inopre. Yun pala ang ibig niyang ipahiwatig sa akin noon. Ang sabi ni Itay, dahilan upang ako'y magtaka. Kung kaya't, ang alin po Itay, ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Babalik sa atin ang mayahing ito na kahit pa'y saang gubat natin ito dalhin. Pero paano po Itay ang mga sinabi niyong kamatayan o kamalasang sasapitin ang mga taong magtangkang agawin sa ating pangangalaga ang mayahing yan? Ang tanong ko pa kay Itay, kung saan ay makikita na siyang hawak at hinihimas ang kalmadong mayahing panabong. At wari ito'y natutuwa sa kamay ni Itay. Iingatan natin siyang huwag malantad sa lahat sa loob ng ating kusina. Ay doon natin siya ilalagay o gagawa ng sarili niyang kulungan. Anak, tulungan mo ako mamayang hapong magputol ng mga kahoy upang gawing poste at mga kawayang gagamiting pambakod. Gagawa tayo ng bakod. At naalala mo ba yung tatlong mga asong matatapang na ibinibigay sa atin ni Mang Serapin? Mabilis naman akong tumango-tango kay Itay bilang pagsang-ayon, dahil naalala kong bigla si Tatang Serapin. Marami itong mga alagang malalaking mga aso, ngunit ang tatlo ro'y matatapang, kung kaya't pilit niya itong ibinibigay sa amin noon upang kahit papaano'y may bantay sa aming kubo. Sa oras na kaming tatlo nila Inay at Itay ay nagkakaingin sa bundok o lupaing pag-aari ng yumaong si Tio Hermenyo. Mamayang hapon anak, samahan mo akong pumunta sa kanilang tahanan. O kina Tatang Serapin, kakausapin ko siyang hihingin ko ang kanilang tatlong mga asong yun upang magsilbing bantay sa atin, lalo na kung gabi. Muli akong sumagot ng buong galang na pagsang-ayon kay Itay bilang pagsunod sa kanyang gustong mangyaring yun. At pagkatapos ng aming pag-uusap ni Itay, ay ang aming unang ginawa, gumawa kami ni Itay ng panibagong kulungang gawa sa kawayan para sa aming alagang mayahing panabong. At nang mayari yun, ay ipinasok kaagad namin yun sa aming maliit na kusina. Kasunod ay kanyang ipinasok doon sa mismong kulungang yun ang mayahing panabong. Nilagyan niya ng mga butil ng palay ang kanyang patukaan at maging tubig katabi ng kanyang patukaan. Kasunod ay narinig ko pang kinausap niya itong parang tao
pasensya ka na sa ginawa ko sa iyong pangiiwan sa pusod ng gubat. Sinasabi ko sa iyo ito dahil ang totoo ay nakukonsensya ako sa ginawa kong yun sa iyo. Matapos mong maipanalo ang laban mo sa panabong ni Tatang Inopre, at kung totoo ngang may hatid, at kung totoo ngang meron kang hatid na malas sa ibang tao, na magtatangkang agawin ka sa akin o sa amin, ay kinakailangan kitang ilagay dito sa loob ng aming kusina upang kung sakali mang kunin ka nila sa amin ay magagawa ko pa silang pigilan. Umutak-putak naman at ipinapaypay pa ang kanyang buntot na para bang kung sa tao ay masaya itong sumasang-ayon sa mga sinabi sa kanya ni Itay at sa nais na mangyaring yun ni Itay. Tatlong araw ang lumipas ay matagumpay na nga naming nagawa ni Itay ang bakod paikot sa aming kubo. Nagtanim din si Inay ng mga halaman sa gilid ng bakod upang magsilbing karagdagang harang sa bakod. At ang tatlong mga matatapang na mga asong galing kay Mang Sirapin ay itinali ni Itay sa bawat gilid ng aming bakuran sa mismong loob ng aming bakod. At ang isa'y itinali ni Itay malapit sa aming ginawang pinto ang bakod. Iginawa ito't pinagkaabalahan ni Itay ng kanikanyang mga silungan at sahig na gawa sa kawayan. Dalawang araw lang ang lumipas mula nang mapasa amin ang mga asong yun ay umamo kaagad ito sa aming tatlo. Ngunit matapang at agresibo ang mga ito sa tuwing meron silang naaamoy at nakikitang mga taong dumaraan sa labas ng aming bakod, bagay na ikinatuwa ni Itay upang kung sakali mang may magtangkang pumasok sa aming tahanay, maaalerto kaming lahat. Ngunit ng mga panahong yun palay, wala kaming kaalam-alam, lalong-lalo na nga si Itay. Na nang matalo ng aming mayahing panabong ang isang malatobang panabong ni Tatang Inopre na isang bantog na sabongero noon, ay nag-umpisa nang umutog o sumabog ang mga kumakalat na usap-usapang patungkol kay Itay. Lalong-lalo na nga sa aming panabong, ginawang pulutan si Itay at ang aming mayahing panabong sa bawat magaganap na inuman ng mga sabongerot mamumusta sa aming bayan noon. Umaging sa iba't ibang baryo, maging sa aming mismong baryoy, umabot ng usap-usapang si Itay ay merong nakamamangha at natatanging mayahing panabong dahilan upang hindi nakaligtas ang mga balitang yun o ang mga usap-usapang yun sa pandinig ng isang politikong magsasabong sa aming bayan kay Alkalde Di Diyos o mas kilalang si Mang Reste Di Diyos. Ang mga panabong nito hindi basta-basta dahil sa ito'y sagana sa mga turok at mga bitamina. Araw-araw niya itong ikinukondisyon kung kaya't lahat ng mga panabong na kanyang dalhin saan mang sabungan ay palaging panalo. At parang ito'y namumulot lang ng pera sa bawat sabungang kanyang pinupuntahan. Idagdag ba ang kanyang kinatatakutang magtataring? Nasa kanya ang serbisyo at katapatan. Ang dalubhasang magtataring, iniilaga ng mga magtataring, makabangga saan mang sabungan noon. Ang magtataring, pinansagan sa pangalang si Mauricio. Nakahanta na ba kayo? Lalong-lalo ka na, Mauricio. Ang seryosong tanong ni Alcalde Reste Di Diyos sa kanyang mga bataan at sa kanyang magtatari. Sumagot naman ang pagsang-ayon sabay-sabay ang mga ito sa kanyang harapan. Kasunod ay muling nag-uwi ka itong si Alcalde Di Diyos sa kanila ng mga katagang. Sige, tayo na. Pupunta tayo sa isang baryo kung saan ay doon naninirahan ng isang sabongerong matunog ang kanyang pangalan at di umano'y may alagang isang natatanging mayahing panabong. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shoutout si Tropha TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot
at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Julito Romero, maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring Jipe, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po, mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Mampia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Early, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Versosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hicap, kay Boss G. Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapples, kay Ma'am Pei Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Raimundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Leonard Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma,
kay Boss Backyard Breeder.